Good morning, guys. Nandito na kami sa labas and we're walking to go to the train station. Why in the world is so many? Our hotel intercity. You can see it's very windy today. It's near in the airport kasi nga ang dami naming gamit. Let's go. Albert, let's go na. This way. Sorry. Ah, sorry. Doon pala yung araw dito ako sa kabila pupunta. So, we're going to the city center. We're gonna check some Asian supermarket to buy some toyo, suka, patis, bagong. I thought you were gonna say toy. Eto, naglalakad kami. Malamig siya. Malamig now. It's spring. Pero kahit man yung lamig. So, no more short, no more sad for me. Lagi ng jacket. Si Daddy Albert and Alec. So, bagi kami ng suka. Patis, toyo, ganon. Actually, may bound akong oyster sauce sa luggage namin. Pinadala ako. In Amsterdam, yeah, because it's city. Kasi dito, ano, parang walang masyadong building. Malapit kami sa airport. So, you can feel really yung wind, yung lamig. Ang sarap! Parang ano, wow. Not anymore. Kasi, 20 years na rin kami ng iinit. Yung hangin, iinit sa mukha eh. Dito parang you're in the fridge. Ganun. Which is okay. So later guys, update you later. Ayun si Alec, kumakain na. Lamig no? So, this is our second day. It's 11 in the morning here in Amsterdam. We're going in the city. Sinupon ako. Lamig. Actually, hindi siya ganun kalamig. Underground. Hindi siya ganun kalamig. It's not that cold, Hanan, right? But it's windy. Wind is cold. It's windy. The wind is so cold. So, parang yellow yung mukha. Si Alec, tatatakpan yung mukha niya. So, pupunta kami sa city. And we're gonna buy. Ayan. Bumalik tuloy yung ubo ko sa lamig. Bibili nga ako ng, bago kami umuwi ng Praiseland, bibili ako ng toyo, suka, yung mga kailangan ko ba. So this is our second day here in Amsterdam. We'll update you later pag nasa supermarket na kami. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi. Ano, okay ka pa? Kaya pa bata? Kaya? So later guys! My friend Ben. Look at the waves, the little waves. It's so windy. Almost there now. Yes? Nandito kami sa Fabo. Ang aming favorite French fries. So, hindi pwede pag punta kami dito sa Amsterdam. Kailangan kakain kami nito. Sarap yung French fries nila dito. Hindi ako mali sa French fries, pero sarap dito, guys. Ito yung street food nila. Dutch street food. Dito sa ating mga fish ball, ganun. Ano yun? Sausage. Ang hot dog. Tapos meron silang croquette. Ako gusto yung chicken jelly. Kasi ang sarap. A French fries. Yun. Biglang init dito, may insel ob. Grabe. Ay, there's chocolate on the top. Golden one. Wow. There's a golden duck. I don't know.
Grabe pangalan, ano? Isn't ice cream? Ayan po si Alec, natuwa siya sa kalapati. Natuwa siya sa kalapati. Papagtaming sari-saris to. Uy, ginugulat ba yung mga ano, kalapati? So, that's it. And we're back in Amsterdam. Ito na kami sa Sari Sari Store. It's a Filipino supermarket. Filipina yung may-ari. So, mabait siya. So, nandito kami ng Filipino Sari Sari Store. Filipina yung may-ari. So, meron silang Kenyan, may longganisa, chichirya. Nakabili ako ng bagoong. And meron silang gourmet tuyo. Yun. May ketchup. So, everything is here. Yun. Pero hindi silang coffee ko. Yun. Hot dog. They have... Meron silang fish. And this building is 1652. Ang old, no? Pero ito yung gusto ko sa Amsterdam, yung architecture niya. Ang ganda. And ilang balik ko na rito, but hindi ako nagsasawa kung makita siya. But, Alec, okay ka pa? Yeah. Kaya pa today? Yeah. Okay, let's go. Yeah, let's go. So, second day, syempre, ang sausage. And what is that, huh? Schnitzel with mushroom sauce. With and onion. German spätzle and salad. This is the pasta you should say. And ako, baked potato with bacon. Potato with bacon. And very long sausage and salad. Kain guys. And Alec, what are you having? Share the sausage and I'm having cake. She's having cake. So, nandito pa kami sa Amsterdam. Siyempre, unang makainin ko rito is sausage. Okay, anak, later I'll eat it. Okay, I need to vlog! Hi! And we're back! I need to vlog! We're back in the hotel! Guys, look what I got! I got a new toy and it's this and I want to show you it's magic. See? What's that? A unicorn and it's a home for a piggy. Okay, so we're done buying some Asian condiments, Filipino especially. So what did I get? Ay, nako guys. Alam mo, nakakaloka dito. Ang mahal! Well, sabi ni ate, yung kabayan na may-ari ng sari-sari store. Kasi nga daw, siguro, dahil mas malayo ang Netherlands sa Pilipinas. So, mas mahal siya. Alec, yung ano, lakas kasi nung sounds niya, yung volume niya. So, yun na nga. Kasi, like for example, I'll tell you. I got, syempre, Pilipino ako, hindi ako pwede mabuhay nang walang toyo. Well, the thing is, hindi siya low sodium kasi ang gamit ko sa Dubai is low sodium. So, what will happen is konti-konti na lang gamit ko. So, this one, kapag binili mo sa Dubai, it's like, how much? Parang 5 dirham. Dito, it's 14 dirham. Nakakaloka. At yung, ito, yung suka. Yung sukang pinakora. Bumili ako ng suka. Ano siya, parang, magkano na nga, han? 4 euro, parang something na ganun. So, kinumbers ko, parang 25 dirham. Ang mahal, di ba? Naloka ako sa price. And ketchup, ganun din, doble yung price. Then, ano pa yung nabili ko? Spaghetti sauce. Diyos ko, sa Dubai, sobrang mura nito, pero dito, sobrang mahal. And then, barrio fiesta bagoong. Ganun din. Nakakaloka yung price. Siyempre yung patis. Pero di naman ako madalas gumamit dito. Bihirang bihira.
parang once in a blue month lang kasi nga tawag dito, I reduce salt sa mga pagkain namin. And she has gourmet to you as well. Pero meron akong baon yung galing sa Pilipinas, meron pa ako isang gourmet to you. So imagine, ang gourmet to you dito, parang yung price niya medyo okay, acceptable naman. So para ay ito pala yung price. So yung markup niya Toyo is 3.50 euro. And then Dalton puti is 3.79. Mas mahal yung suka kasi bumili din ako nung. So yung suka niya mas mahal pala to kasi yung pinili ko yung may halong sili. So 3.79 euro is parang, let's see, 3.79 times 4, 15 dirham, yung suka. Ang mahal. And I got the dressing table from this hotel. Eh, 215 ang suka. Ano pa? Tapos, I got this yung pancit. Wala silang dilaw, pero pancit canton siya. So, yung pancit is, I don't know what is the price. Wala yan. 2.30. 9 dirham. O, diba? Ang mahal. But anyway, yun nga, sabi ni ate, yung may-ari ng store kasi malayo nga daw tong Netherlands kaysa Pilipinas. Eh, bumili din pala ako ng tawag dito, llanera, panggawa ng leche flan. Kasi mag-aaral-aral na din ako mag-bake dito. Kasi hindi ko gusto yung mga sweet nila or cake. So, this is cost 1 euro yata, 1 point something. So, I bought 3. And sabi ni kabayan, huwag ka mag-convert kasi maloloka ka sa ano, pag nagko-convert ka. Nagko-convert ako kasi gusto kong magamay sa mga presyuhan dito kung gaano ba siya kataas. Kasi sa Dubai, mataas na ang cost of living eh. So, merong mga bagay dito na mas mura, mas mahal sa Dubai. Meron namang ang mahal talaga dito kaysa sa Dubai. Tulad ng taxi. So, ang uwian namin is parang Abu Dhabi, Dubai. So, it's like 1 hour to 2 hours. So, in Dubai, you're gonna pay maximum yung big van like around 300 dirham, parang ganon. And here, how much we have to pay, Han? Where are we going? Like in Priestland by taxi, in Uber? It's almost 1,600 dirhams. 1,600 dirham for taxi. My gulay. My gulay. Nakakaloko ang taxi dito. Sobrang mahal. Kaya hindi uso mag-taxi. Kaso wala kaming choice. Dahil yung bagahin namin, ang dami, ang bigat. So hindi namin kakayan i-train kasi maglalakad kami. May hagdan, bababa, hagdan, lalakad. So in total, walang choice kundi mag-taxi. And ito pa, itong mga dagdag na to, ang bibigat nito. So, in total, ang binayaran ko is 49.41 euro, which is like 194 or 195 dirham. Sa dirham, ha? Kung binili ko to sa Dubai, siguro mga wala pang ano, mga 50 dirham lang to abutin, no? Like 50, oh, let's say 100. So, parang almost double the price. Pero, what to do? Kasi hindi kami nakapagdala ng mga ganito and hindi rin pwede sa shipping container kasi bawal. Buti na lang kamo, may dala akong sili. Ipapakita ko sa inyo sa susunod na video ko. Eh, bawal pala magdala ng mga ganon dito. Buti nakalagpas na kami, ang dami kong siling dala. So, meron akong post na isa noon galing Pilipinas. Babalik ako sa bansa kung saan eh hindi mahal ang sibuyas. Dito naman, pupunta ako sa bansa na walang siling maanghang. Sili is life. O, diba? So, yun. That's our Amsterdam. How you call it? 2 days. Kasi dito kami nag-stopover. Nagpahinga. At bumili ng Asian condiments. And that's it. Alec, do you want to say bye-bye to the guys? Can you turn here?
Okay, turn it there. Bye! This is my dressing table. Oh, yun dahil dressing table.